Okay, a wonderful, blessed week opener, mga nagmamahal sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay, week opener. So it's something na talagang first day of the week tayo. Sabi ng iba, first day of the week, Sunday. Pero talagang for me, talagang nakasanayan ko po talagang first day of the week talaga Monday, dahil simula bata pa po tayo pagpa Lunes, pumapasok tayo sa school. Tapos, nung medyo nag-mature tayo, pumapasok po tayo sa trabaho kada Monday. Amen? So, yun po. Kaya, happy first day of the week sa atin pong lahat. Okay? So, ang atin pong tatalakayin ngayon ay talagang lalong makapagbibigay ng inspirasyon para buksan natin ang panibagong linggong ito ng may malaking pag-asa sa ating mga puso. Lalo na po doon sa mga tumanggap kay Jesus Christ katulad ko, meron pong mahalagang paalala ang banal na kasulatan. You know what? Pag-gising po natin sa umaga, hindi natin alam what lies ahead sa buong maghapon, tama. Pero ang alam lang po natin, pag-gising natin sa umaga, ang una nating ginagawa at una nating nasasabi, I don't know about you, but me, pag-gising ko sa umaga, ito ang salita ko, thank you, Jesus. Yes. Bago ko gawin ng anumang, thank you, Jesus. Okay? Hindi ko kailangan mag-ano yung parang pipikit, mag-prepare. Basta sa bunga nga ko lang po, sa bibig ko lang, because may relationship tayo kay Jesus. Eh, kahit anong ginagawa mo, thank you, Jesus. I'm still alive. I'm still, tawag dito, existing, you know. Yeah. Mga bagay na ganyan, it means a lot sa Panginoong Jesus. Ina-appreciate mo siya, pinapasalamatan mo siya. Mabalik tayo, sabi ko, pag-gising mo, hindi mo alam yung mga sabihin na nating ma-encounter mo sa buong maghapon. Tama? Pero ito lang po ang sasabihin ko. Jesus knows everything. Ipagkatiwala mo ang lahat doon sa nakaalam ng lahat, ang Panginoong Heso Kristo. He is the creator of the universe. John chapter 1 verse 1, basahin po ninyo. Sabi niya ito, He created the world and nothing that has been created if not for Him. So, alam ni Jesus kung ano ang kahihinatnan ng ating buong maghapon. So, it's better for you to trust someone na nakababatid ng lahat. Kasi pagkatiwala mo sa sarili mong kakayanan, kasi pagkatiwala mo sa, hey, marami naman akong pera, marami akong mga ari-arian, marami akong sasakyan, you know what? Pag-gising mo sa umaga, uulitin ko, thank you, Jesus. Lead me, Jesus. Yun po ang pinakamaganda, okay? At ito po naman ang pinaka-wow. Kumbaga po sa tinapay, itong pinakapalaman natin para mas lalong sumarap. Halimbawa, bumili ka ng pandesal. Yung pandesal na yun, hot pandesal, masarap kainin. Okay? Masarap siyang kainin. Pero, nakita mo doon yung paborito mong palaman, inilagay mo pa, mas masarap. So, pag-gising mo sa umaga, thank you, Jesus. Tapos, may palaman pa tayo ngayon. Ito ay ang salita ng Panginoong Heso Kristo. So, basahin natin. Turn with me to, open your Bibles, Galatians chapter 4, verses 6 to 7. Galatians chapter 4, verses 6 to 7. Ready na ba kayo? Okay. Ito na po. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if you are a son, then you are a co-heir with Christ. Wow! Alam mo yung co-heir? Kasama kang tagapagmana ng Panginoong Heso Kristo. You are co-heir with Him. You know? You are no longer a slave. Sabi ng iba, feeling nila slave sila sa ano. Actually, nangi-slave po. Alam po ninyo kung ano. Huwag ko yung magagalit. Ang nangi-slave po talaga dyan, yung religion. Okay.
At ang masaklap po, yung iba nagsasabi nakakilala na sa Panginoon, they got saved, tapos pumunta sa isang institutional church, meron doon pastor na very controlling. Naranasan ko po yan. Actually, pinagpapatayan na nga po namin ng telepono. Diba, talagang ganun pa rin. Pinapuntahan pa nga yung isang kasama namin, mas kami ginagawa eh. Doon ko nakita na talagang controlling, manipulative, ano. So, yung pala, may mahalaga palang lakad yung taong yun. Sa family niya, may problema sila. Then, pinapuntahan niya para sumama doon sa lakad namin dati. Yung lakad naman namin, wala naman po nangyari doon. Nag-meeting kami sa malayong lugar. Tapos, sa totoo lang po, maniwala kayo sa hindi, walang kinahinat na yung meeting na yon. Maniwala po kayo sa hindi. Ganun po. So, it's so sad. Minsan, akala natin naglilingkod tayo sa Diyos. Naglilingkod tayo kay Jesus. Pero, ang pinaglilingkuran po natin yung pastor na mismo. Doon sa mga gusto niya. At ang style po ng pastor na ito, ganito pong style niya. So mag-iingat po kayo. Ganito pong style niya. Ito ang pinagagawa ng Panginoon. Gawain ng Panginoon yan. Which is, nung nalaman ko sa scripture, hindi gawain ng Panginoon yun. Gawain lang niya yun na gusto niyang gawin. Sinasama lang niya kami dati. So, nung umalis ako doon, ang laking freedom. So, ayoko po maranasan ninyo yung mga naranasan ko. So, ipag-pray po natin ang bawat araw na lumipas, na kamtan natin yung kalayaan tulad ng sinabi ng Galatians chapter 5 verse 1. Kasi sabi rito, you are no longer a slave. At no longer a slave. Tapos bakit parang slave pa kami? Ako nga, tinatawag-tawagan yung isang kasama ko, isang matanda, isinama niya. May rayuma pala. Isinama niya, nagkasakit tuloy yung matanda. So it's something na ano. Kasi pag sinabi niya, gusto niya magkakasama raw lahat yung grupo, eh sa grupo naman may mga matanda, may mga may sakit na. Sinama pa rin niya. Yung isa na pilitan lang pumunta roon, maski may sakit yung asawa. Kaya, kinasabi ko po ito sa inyo kasi ayoko pong mabandage kayo. Gusto ko pong maranasan ninyo yung buhay na ganap at kasiyasiya na binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Okay? Sasabihin nila, nung hindi nga ako nakasama minsan, sabi niya, hala, hindi ka sumama sa gawain ng Panginoon. Wherein, ang totoo, gawain lang ngayon. Manipulative siya, gusto niya siyang sundin. Ganun po. So, mag-iingat po kayo. Marami na pong deceivers na nagkalat po ngayon. Mahawak ng Bible, and yet, ang totoo, hindi freedom ang dala nila, kundi bandage. Ulitin po natin, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. You know what ang kahulugan ng Abba Father, ang katumbas po niya sa makabago natin salita is Daddy. We can call to God as Daddy. Okay? So may relationship tayo sa Panginoon na parang Daddy natin. Therefore, you are no longer a slave. Sa Tagalog, hindi ka na alipin. But a son, anak ka na. At kung anak ka na, kasama mong tagapagmana ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. So, mag-iingat po tayo dun sa mga nasabihin nila, uy, maglingkod ka sa Panginoon. Ang totoo, pinaglilingkuran mo sila. O mag-tights ka. Ang totoo, yung tights mo na pupunta lang sa kanila. Mag-a-around the world sila, mamamasyal sila. Ingat po kayo. Ang totoo pong nakalulugod, kung gusto mong, kasi sa Old Testament tithing, ano, sa New Testament, yung pera mo, kung gusto mong mapunta sa tama, tulungan mo yung mga nangangailangan ng mga mahirap. Pumunta ka lang sa tondo, karaming mga mahirap dyan. Di ba? Pumunta ka lang sa mga squatters area na alam, tumulong ka doon at alam mo ang Panginoong Jesus ang gaganti sa'yo. Yan po ang ginagawa ko po ngayon. Pumupunta ako sa ibang mga lugar na alam kong may mahirap, kahit papano, konting tulong I can give. Hindi po malaki. But sa kabuturan ng puso ko, alam ko sa gagaling sa puso ko yon at alam ng Panginoon yung motibo ko. So mag-iingat po kayo kasi ang dami po talaga ngayon mga multi-millionaryo na mga pastor na sila po ang nangungulimbat na mga pera nyo at hindi kayo nabubuhay sa totoong kalayaan. At yan po ang ayaw kong maranasan ng bawat viewers ko sa channel na ito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please do. Click the notification bell, like, comment, share. Mahalaga, sharing is caring. Because you share not only the message, but you share Jesus Himself. Again,
mahal na mahal tayo ni Jesus, huwag na tayong paaalipin kahit kaninong pastor o kahit kanino pa yan, malaya na tayo. Because truly, Jesus loves us all.